So yun mga kapirata, sa video na ito ay dadaanan natin ang spoilers para sa chapter 1086. Ito ay isa sa mga big spoilers para sa chapter after ng sinasabing 1 month hiatus na gagawin ng One Piece at ni Ichiro Oda. After all, need niya ng pahinga matapos niyang mag-release ng mga matitinding chapter para sa ating mga readers. Last chapter ay nakita natin kung paano nga ba pinatay si King Cobra, ni Imu Sama at ng Five Elders. Nakita din natin ang kanilang mga forms dahil sa kanilang devil fruit powers. Ang malalaking shadows na assumed mga Zoan devil fruit abilities based sa mga sungay nila at yung isa ay bird-like devil fruit ability pa. At sa darating na chapter, based sa spoilers, ang pangalan ng Five Elders naman ang i-reveal. Ang unang Five Elder na alam na natin ay si St. J. Garcia Saturn na ngayon ay on the way sa Egghead Island. Ngayon ay isa-isahin naman natin ang iba pang Five Elders. Sila nga ay tinawag na mga warrior god ng kanika nilang aspeto. Ang last time na nakilala natin na tinawag na warrior ay yung Warrior of Liberation, pero hindi siya tinawag na warrior god dito. Pero technically, sun god nika naman ang tawag sa kanya. Si St. J. Garcia Saturn ay ang warrior god of scientific defense, meaning isa ito sa mga great minds pagdating sa science sa One Piece. At kung totoo man na yung Five Elders ay nabuhay noong 800 years ago, we can assume na involved si Saturn sa technology noong mga panahon na yon. And it makes sense din na siya yung pinapapunta sa Egghead Island, which is ang isla kung saan nandun si Vegapunk, ang pinakamatalinong tao sa era na ito. Sumunod ay yung tinatawag na Warrior God of Agriculture na si Saint Shepherd Jupiter, kung saan yung salitang Jupiter galing lang din sa salitang Jupiter na planeta. Siya nga yung matanda na blond yung buhok na mukhang Amerikano. Based sa kanyang title, mukhang ang specialty ng taong ito ay umiikot sa agriculture nga. We can assume na yung title niya ay tumutukoy din sa kanyang devil fruit ability. O kaya naman siya mismo yung nag-handle ng mga food sources or storages ng Marijoa na alam naman natin ay winasak nga ng Revolutionary Army. Then ang tinatawag nga na Warrior God of Finance na si Saint Ethan Baron V. Nasujuro, yung matandang nakasalamin na samurai. Yung V dito ay sinasabing Venus ang ibig sabihin. Based sa kanyang title, siya nga yung nag-handle sa finance ng Sacred Marijoa. Alam natin na yung Marijoa ay nakakatanggap ng tinatawag na holy tribute mula sa mga bansa na under ng world government. Marahil siya yung nagmamanage ng mga ito in the shadows. Pangapat ay ang tinatawag na Warrior God of Legal Affairs na si Saint Topman Valkyrie, yung matandang may malaking mustache. Sa pangalan naman nito, yung salitang Val daw ay nangangahulugang Mercury. Hindi ako makahanap ng definition na tumutukoy na yung Val ay Mercury, pero yan yung nakalagay sa spoilers. Ang title naman niya ay posibleng tumutukoy sa kanyang posisyon bilang taga-advise sa world government. In short, siya yung taong namumuno in regards pagdating sa mga laws and rules ng bansa or ng buong mundo. Marahil siya din yung out of all Five Elders ang pinaka nag-handle sa Navy, Impel Down, Ennis Lobby at sa iba pang mga departments na under ng world government. And lastly ay si Saint Marcus Mars, ang tinatawag na Warrior God of Environment. Siya naman yung mahaba yung bigote at balbas na matanda. Hindi ko sure pero parang same sila ng Warrior God of Agriculture. Pero sa kanya naman yung mismong environment ng Marijoa ang inahandle niya, parang ganon. Pero alam din naman natin na walang real environment ang Sacred Marijoa, dahil ang mga puno at halaman maging yung mga rivers dito ay artificially made o human-made lang. Meron pang travelators dito na tinatawag kung saan yung mga slaves nila ang nagpapagalaw nito. Sumunod na spoiler ay ang tungkol sa mga bagong karakter na ipakikilala pa sa atin. Una sa lahat, nandito nga daw sa chapter na ito sina Princess Vivi at si Big News Morgans. Ngayon nga sila ay magkasama sa headquarters ni Morgans, kasama nila si Wapol na nagtatago mula sa world government. Sa ngayon safe si Vivi kasi malamang tatargetin din siya ng Five Elders after ng pagpatay nila mismo kay King Cobra. Ipapakita nga din sa atin yung mga Seraphims na S. Gecko at S. Crocodile. Mukhang kasama yung mga ito sa nangyaring Reverie fight. Hindi din kasi malinaw kung ang chapter ba ay flashback pa din ng nangyaring Reverie incident, pero we can assume na yung mga Seraphims na ito ay present sa Reverie.
And I think yung Seraphim's nahihiramin sana noon ni Helmepo at Hibari kay Prince Grus dun sa G14 eh posible yung S-Gecko at S-Crocodile na baka kasama pa yung Seraphim ni Doflamingo. Well, theory ko lang naman. Nireveal din dito na makikilala natin ang isa sa mga Holy Knights dahil itong si Saint Mosgard, which is yung pumukpok sa ulo ni Saint Charles, eh mahatulan ng pagkamatay. Mukhang ang Holy Knights ang bibitay sa kanya dito. At ang leader ng Holy Knights na ito ay mula daw sa Figarland family. Pamilyar na family na nakilala natin noong One Piece film Red na sinasabing ang pamilya na pinagmula ni Shanks. And take note yung Shadow na isa sa mga Holy Knights ay kamukha nga daw ng Shadow ni Shanks. Another spoiler naman ay ang tungkol sa weapon na nagwasak sa Lulusha Kingdom. Sinasabi dito na yung weapon na ito ay gawa ni Vegapunk. So hindi nga ito yung Uranus. Dagdag pa ng mga leakers ay mayroong pangyayari sa chapter na it's either ikagugulat natin or ikalulungkot ng mga readers. Excited nga ako malaman kung ano ba talaga yon. And lastly, ang pinaka main spoilers ng chapter. Nireveal na nga yung family na kinabibilangan ni Imo-sama. Siya nga ay si Saint Imo mula sa Nerona family. Napakaliit na revelation pero powerful nga ito. Dahil siya lang naman ang taong nakaupo sa empty throne. Ang pinaka powerful na figure sa mundo ng One Piece. So far yan yung spoilers na nireveal para sa chapter 1086. Ano yung masasabi nyo mga kapirata? Maraming salamat sa panonood. Paalam!